What's up mga mamzer? It's your boy Sir Troy, back at it again. So for today's video, balik tayo sa pagre-review ng motor. After ng mga iba-iba nating vlogs, tumanggap tayo ng sponsors, nag-travel tayo sa kung saan-saan. So ngayon, it's time para magbahagi ako ulit sa inyo ng isang napakagandang motor, which is itong daladala ko. Malamang ay ilan sa inyo ay alam na itong motor na to. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, para sa inyo itong video na to. So ito nga yung pinahiram sa atin ni Honda Philippines Incorporated. Maraming salamat po sa inyo at sa pagtitiwala ninyo sa Sir Troy Motovlog. At ngayon ay dadaling ko ito doon sa paborito kong lugar kung saan doon ako lagi nagre-review ng motor. At ibabahagi ko sa inyo ngayong araw kung anong magiging experience natin dito. Ano-ano ba yung laman ng motor na to? Magkano ba yung motor na to? At kung talaga bang masusulit ka kapag binili mo itong motor na to. Okay. Oh, 'di ba? Ang ganda dito, maliwalas. All right. Okay. So, ito nga yung pahiram sa atin ni Honda Philippines Incorporated, ang PCX160 ABS with traction control. So, ang presyo ng motor na to ay nasa 139,900 pesos. Kanyang specifications ay ano lang, basically ano lang naman din, single cylinder 157cc to be exact, pero ni-round off nila as 160, 4 stroke, 4 valves, fuel injected, liquid cooled, and belt drive. Meron siyang fuel capacity na 8 liters at fuel consumption na nag-average sa 40 to 45 kilometers per liter. Sa kanyang ilaw, all LED, mga gulong, tubeless, disc brake with ABS. Ayan, suspension niya, napakalalambot. Ayan, hindi ko sure yung size ng suspension, pero sa unang tingin pa lang, mukhang nasa ano siya, around 330mm, something like that, ano. Tapos, rim sa likod, rim 13, rim sa harap, rim 14. So, size ng gulong dito ay 130-70, rim 13, tubeless. Yung mga mugs niya pala ay casted, ano. Sa harapan, ang size ng gulong ay 110-70, rim 14. And casted din yung mugs, ano. So napakaganda ng kulay ng mugs dahil dark color siya. Para siyang charcoal gray or hindi siya matte eh. So disc brake sa harap, merong double piston caliper na Nissin. Ayan, at ABS. Ayan, marami itong safety features like yan nga, ABS, traction control, and HST or Honda Selectable Torque Control. Ayan, meron tayong malaking visor sa harapan at ito, kitang-kita ang ilaw, ano. So pagganahin natin siya. So yan ang kanyang daytime running light. Ayan, at ito ang high. Ayan, napakaliwanag na ang kanyang high. At dito sa ibaba, meron siyang ano dito, no? Ewan ko lang, madilim yata sa camera. Yung mud guard niya, talagang natatakpan yung buong makina. Wala siyang ano sa loob. Wala siyang air intake or any butas na pwedeng pasukan ng hangin papuntang makina. So, ganun din sa tubig. Hindi rin basta-basta madudumihan yung inyong makina. Kasi napakahirap naman din talaga maglinis kapag yung makina nababasa. At lalo na, takaw ano yun. Takaw sira, no? Kasi maaaring kusan-san pumasok yung tubig. So, ito, sound check. Napakatahimik at napakabrusko nung exhaust, ano. Ayan. So ayan yung ating radiator sa gilid. Meron tayong tapaludo rito sa likod with plate na plate holder. At ito yung itsura ng brake. So kapag ka pinipigan nyo yung brake lever, iilaw yung gitna na to, no? At parang magmumukhang X yung ilaw ng brake light nya. CVT, ESP Plus, Enhanced Smart Power. At hindi basta-basta yung cover ng mga ano nito, no, yung air filter at yung pinaka CVT mismo. Ayan, meron siyang ano dito, matigas na cover, hindi lang plastic kagaya nito. Of course, meron tayong center stand at saka side stand, step board na pwede mong iunat ang paa mo, malapad na upuan, at syempre
alam nyo naman, lahat ng nireview ko na Honda motorcycle, napakalalambot ng mga upuan. Kaya gustong gusto ko si Honda dahil sa comfortability ng mga motor nila, no? Mapa scooter, mapa big bike, napakalalambot talaga ng upuan. Hindi lang suspension, ano, hanggang sa upuan. Ayan, no? So medyo may pakiramdam lang na pagka ano, naglulus yung puwit ko rito, parang nag-i-slide-slide siya. Pero napakalambot po ng mga upuan ng mga Honda. Yung first impression ko sa kanyang design, paano ko ba sasabihin nito? Parang simplicity is elegance. Ayan, napakasimple lang. Simple lang siyang linisan, paliguan. Ayan, at the same time, napaka parang futuristic, ano. So ilang araw ko na rin iniisip ko sino ba ang kamukha nitong PCX na to. Naalala ko, Honda rin pala. Hindi ko lang alam kung may hahawig nyo din, ano, pero ako kasi nahahawigan ko siya sa City, sa Honda City or Honda Civic na FD, ano, yung mga poging Honda, ano, nila, no, Honda cars. At tignan nyo naman yung ating ano dito, yung side step. Para siyang ano, para siyang winglet. Ayan, no? Ayan, no? Para siyang winglet, guys. Oh, astig. And meron ding ano dito, no, yung tawag dito. Para siyang ano, aluminum. Ayan. Oh, 'di ba? Ang astig. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang design. Dito sa harapan, ito yung kanyang fuel, pero ito, once na pinindot mo to, hindi siya agad mag-open. Kailangan mo pang pindutin ulit dito. Ayan, at kusa siyang tataas. Ayan, hindi mo pwedeng pindutin mo rito tapos pipindutin dito. Kailangan habang nakapindot ka rito, pipindutin mo siya. Ayan. Stigo. Oh. At ganun din sa upuan. So itong upuan, sobrang namangha talaga ako sa kapasidad na pwede mong ilaman dito. No, ayan. Meron akong tripod, dalawang langis, mga panlinis. Hindi ko alam kung ilang liter ang kayang ilaman nito, pero napakalaki niya. Ayan, di-display ko dyan. At itong upuan niya, no, hindi lang basta hanggang dyan ang bukas niya. Pwedeng-pwedeng ganyan. Sumasagad siya hanggang dito, malapit sa handlebar. Ayan. So meron tayo ditong compartment. Ayan. Hindi mo basta-basta mahahalata, kasi alam mo yung design, parang akala mo isang buo lang yung ano niya, no, yung harapan ng yung cockpit. So ayan, at ito yung susi natin. Keyless. Noong unang dumating itong si Honda PCX, kasi ay wala ako doon sa aking place. At first time kong gumamit ng keyless. Nasira talaga yung ulo ko kung paano gumamit ng keyless, ano, and pinanood ko rin kung paano siya i-on. So once na na-unlock siya doon, pipindutin mo lang siya ng isa. Oh, yan, nakalock yan ngayon. Hindi mo yan magagalaw. Pero pag pinindot mo at umilaw na siya, pwede mo na siyang pihitin. Ito pa yung isang pinaka nagustuhan ko sa kanya. Yung kanyang handlebar, naked. And hindi lang basta ginawang naked, ano, chrome. Naka-chrome siya. So may time lang minsan na kapag nasisinaga ng araw, nagre-reflect yung sinag ng araw sa mga dito sa handlebar, ano. Pero hindi naman siya totally nakakasilaw, kasi maliliit lang naman talaga siya. Para siyang nanginginang, ano, na kahit madumi yung handlebar mo, malinis pa rin siyang tignan. So yung mga wire natin, hindi basta-basta nakakalat, naka-hose, ano, naka-rubber hose. Disente pa rin tignan. At yung ating panel, na napakalaki naman talaga. Meron tayo dito ang select button and set button. At makikita natin dito sa panel natin, meron tayong high beam. Ayan, high beam. Merong battery indicator. Tingin ko ito ay overheat. Merong check engine and yung flasher, ayun. So hindi nakakalito yung flasher dahil napakalaki ng kanyang ilaw dito sa gilid. Sa gitna, ayan, meron tayong clock, odometer, yung fuel gauge, ayan, napakahaba. Ayan, meron tayong fuel average dyan, sa kaliwa, at yung total odometer, ayan, 2,625. Yan pa lang ang natatakbo ng motor na to. So, tingin ko, pangalawa pa lang ako sa pinahiram ni Honda nitong PCX na to, tong ano na to, pearl fadeless white. Yan. So itong ano na to, itong PCX na to, ayan ang yan ang pangalan ng kanyang kulay, pearl fadeless white. So meron din itong isa yung metallic black, something like that, parang ganyan. Lalagay ko din dyan. At dito sa kanan ay meron tayong yung susi. Ayun, umilaw yung susi. Meron tayong ayun, yung flasher. Traction control indicator. Yan, naka-on yan. At meron doon sa kanan ay yung traction off. And then, ayan yung ABS, nakailaw. And ito yung, ayan, idling, stop and go. So, yan. Ito yan.
Ngayon, kung kayo ay nakahinto sa traffic at ayaw nyong gumastos masyado sa gasolina, pwede nyo i-on ito, no? So, yun, mamamatay yung makina ninyo. And then, hindi nyo na kailangan siyang i-preno ulit at i-start. Yung throttle na lang ang magpapagana nun, ano? So, kapag pinihit nyo lang ng kahit konti at na-sense ni throttle na, i-aandar na ulit ang inyong makina. At meron tayong logo ng PCX doon sa ibaba. Ayan, umiilaw siya ng blue. So ngayon dito sa mismong handlebar natin, sa kaliwa meron tayong high and low beam. Napansin ko walang ano to, passing light, side mirror, ayan, malapad, brake lever, horn, flasher, left and right, ayan. So I think yun lang ang wala rito sa ano nila, switch, yung passing light. Sa kanan, meron tayo ulit ditong brake fluid, side mirror, brake lever, yung idling stop system, hazard. Yan, ito yung isa kong nagustuhan dito, hazard. And yung starter button. So, ito yung throttle natin. So, tingin ko wala na akong nalimutan, ano, na maipapaliwanag sa inyo. Ayan, i-flasher pala natin siya para makita ninyo yung itsura ng kanyang. Ayan, yung flasher niya ay nasa taas, very visible sa kasalubong. Ayan, at ganun din sa likuran. Ayan, diba, napakastig tignan. So kung gusto nyo talaga ng scooter na pang touring, pamorma, at the same time matipid sa gasolina, ito na yung hinahanap niyo. Ang PCX160 ABS with traction control. Ayan, bago ko malimutan, ito pala yung ating handle grip. So yung handle grip niya, I think ano din yung nasa loob nito, matigas na bakal na binalutan ng fairings, ano. Nabasa ko kasi sa ibang mga comments or sa ibang ano, tinatanong nila kung nalalagyan daw ba ng top box ang PCX160. Tingin ko naman nalalagyan kasi meron siya ritong tornilyuhan eh. Ito oh. Hindi ko lang alam kung apat yan pero dalawa lang kasi nakikita ko rito. And kailangan yung backlashin ito. Usually yung mga bagong model ng mga motor ngayon, meron ng mga kasamang tools. Pero ito, hindi ko alam kung nasaan ang tools nito. Pero tingin ko wala siyang kasama kasi nung pinadala sa akin ni Honda to, ito lang ang kasama. Yung Honda cap, authorization, t-shirt, at ito, itong bag na to. Alright, so i-test drive na natin siya. Ayan. So si Sir Troy nga pala ay may taas na 5'6". Ayan, at may inseam na 38 point something inches. At abot na abot ko ang sahig. So kung itatanong nyo po kung magaan lang si Honda PCX, yes po, magaan lang po si Honda PCX. At yung kanyang seat height kasi ay mababa lang, nasa 760mm. At yung ground clearance niya ay nasa around 134, di ko lang alam kung eksakto yun, ano, basta nasa 130mm. So ngayon guys, kapag nagro-road test tayo, no, kapag sinusubukan natin yung motor, tinetesting natin yung kanyang power, fuel consumption. Well, yung fuel consumption is ibang vlog na yon, ano. Yung kanyang handling, power, and comfortability, ano. So, sa comfort niya, talagang comfort ito. Kasi maxi scooter ito, no. Wala ka na ibang gagawin dito kung hindi maupo, magpasarap sa upuan, at pumiga ng silinyador. Yan lang ang pwede mo gawin dito sa motor. Pwede ka rin pumra, no, kung gusto mo. Yung power niya, para sa akin, itong scooter na to, agile siya. Ano, mabilis ang response ng throttle. At ngayon ay patatakbuhin natin siya ng medyo mabilis lang. Pero tingnan natin kung kaya nating i-top speed itong PCX. After nun ay idadaan ko ito sa off-road at ayan, at i-experience ko yung lambot ng kanyang suspension, ano. So yung mga kaldag, alam naman natin na may limitasyon lang yung mga suspension natin, ano, yung front suspension at rear suspension. So para ma-compensate yung natitirang kaldag na yon, pinalambot ni Honda yung kanyang upuan para yung upuan mo mag-absorb ng vibration or ng kaldag at hindi sumakit ang iyong katawan likod. Testing natin siya. Ayan, medyo marami lang sasakyan. Pero saglit lang yung 100 kilometers, ano? 100 kilometers per hour. Saglit lang yung kuhanin.
At sa overtaken, hindi ka mabibitin dito. Bukod sa 160cc na ito, fuel injected pa. At mabilis yung throttle response. So, hindi ko siya matatop speed, pero saglit lang kuhanin yung 100 kilometers per hour. Yan. Riding position, comfort lang, at madaling isingit ang motor dahil maliit lang yung handlebar. At hindi nakatukod, ano, upright position lang yung katawan. Talagang nakabagsak lang yung kamay, relax lang. Ayan, kaya nga siya maxi scooter. Wala ka na ibang gagawin dito kung hindi pumiga lang ng pumiga. Ayan, so ito yung medyo off-road lang na kalsadang alam ko. Napapanood ko kasi sa iba, sa dami ng mga mahihiling mag-upload ng video ngayon, eh napapanood ko yung iba, kung saan sila napupunta, at hindi lahat ng pinupuntahan nila eh sementado ang kalsada. Karamihan laging may off-road, laging hindi sementado. Bagay na bagay sa inyong Honda P6 kasi sobrang lambot nito. Hindi mo kailangan alalahanin na masisira ang motor mo sa kaldag o luluwag ang mga tornilyo ng motor mo, no, dahil sa vibration. Diyan mo maaasahan si Honda sa suspension. Kung napanood niyo yung ibang vlog na ginawa ko doon sa CB500X, well, yun naman kasi nasa touring category, talaga namang sobrang lambot ng suspension noon. At kahit anong hataw mo sa off-road ay hindi ka mag-aalinlangan o hindi sasakit ang katawan mo. So ganun din sa scooter na to, no? Napakalambot ng suspension at pati upuan. Sa mahal ng gasolina ngayon, eh talagang hindi ka basta-basta bibili ng motor na maporma lang, tapos malakas pang lumunok, malakas pang magmumog ng gasolina. At kung hanap mo, eh pang daily, pang long ride, matipid na konsumo at poging-poging motor, tapos malambot pa ang suspension, pati ang upuan, eh Honda PCX 160 ang hinahanap mo. Grabe, ang lambot niya. Vibration sa braso? Wala eh. Vibration sa puwet? Wala rin. Sa paa? May konti. Pero tolerable. So maraming salamat talaga sa Honda Philippines Incorporated. Thank you very much po sa inyo. Okay, so there you have it, guys. So 139,900 pesos, meron ka ng maxi scooter na may average fuel consumption of 45 kilometers per liter, all LED flashers, headlight and everything, 160cc with ABS and traction control, napaka-poging handlebar at napakalalambot ng mga suspension. So kung nagustuhan nyo ating video, please like, comment, share and subscribe. And don't forget to hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So ride safe and see you on my next one.